Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa isang naging masakit na kamatayan ng isang dalaga sa Cebu City nito lamang nakaraang buwan. Ilang araw na din na sinusubaybayan ng marami ang nangyari sa isang dalaga na natagpo ang nakasilid sa isang kahon sa gilid ng kalsada sa Barangay Tisa, Cebu City. At bilang pagtugon sa kahilingan ng karamihan, ay samahan niyo po akong talakayin ang naging masakit na kamatayan ng isang criminology student na si Rhea May Tukmo. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 17, 2023, nang bandang alas 7 ng umaga, ay isang kahina-hinalang kahon ang napansin ng ilang mga dumadaang residente na inabandona sa gilid ng kalsada sa South Verdana Subdivision, Katipunan Street, Barangay Tisa sa Cebu City. Ang nasabing kahon ay napansin din ng isang security guard na naka-duty sa malapit na private subdivision sa lugar, ngunit hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang, ito ay nalaglag lamang mula sa isang courier o delivery van. Nang sumapit ang alauna ng hapon, ay isang tagalinis ng kalsada ang nakapansin sa kahon at sinubukan nito iyong galawin. Ngunit mukhang mabigat ito kaya naman ay humingi siya ng tulong sa isang barangay tanod. Nang subukan na nila itong buhatin ay nagulat sila dahil na mabuksan ang kahon ay nakita nila ang braso ng isang tao. Agad silang nagtungo sa barangay hall para i-report ang kanilang natuklasan. Ang kapitan ng barangay Tisa na si Captain Ringo Pacana ay agad na tumawag sa tanggapan ng kapulisan ng Labangon Police Station. Pagsapit ng alas 2 ng hapon ay dumating na ang mga pulis at investigador sa crime scene. At dito nga ay tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Ang mga kamay at paa nito ay nakatali ng aluminum cables. Ang mukha nito ay tila ba nasunog ng isang matapang na uri ng kemikal. Marami din itong mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakabaluktot ang katawan nito at nakabalot ng puting kumot na nakapaloob sa isang kahon na binalutan ng packaging tape. May tama din ito na saksak sa kanyang kaliwang dibdib at may mga nakataling interior ng gulong sa kanyang katawan at leeg. Ayon sa preliminary report, base sa lagay ng katawan ng biktima, ay nakaranas ito ng labis na pagpapahirap. At dahil sa wala pang pagkakakilanlan, ay pansamantala nila itong dinala sa St. Francis Funeral Homes sa North Bacalso Avenue. Kinabukasan July 18, 2023, ay kinilala ang biktima na ang 19 years old na dalaga na si Rhea May Tukmo na nagmula sa Panabo City sa Davao del Norte. Ang biktima ay positibong kinilala ng kanyang kaibigan dahil sa kanyang umanong suot na itim na short na paborito nitong suotin, kwintas, dental braces at tattoo. Sa paglabas ng identity ng biktima, ay agad silang nagsagawa ng background check tungkol sa mga aktibidad nito at mga huling nakasalamuhang tao. July 19, 2023 ay dumating ang nakatatandang kapatid na babae ni Rhea May sa Cebu kasama ang ama nito. At dito, muli ay positibo nilang kinilala ang biktima na si Rhea May Tukmo. Ayon sa kanila, si Rhea May ay bunso sa tatlong magkakapatid, puro kababaihan. Si Rhea May ay naninirahan sa kanyang nakatatandang kapatid na si Poblacion mula na maghiwalay ang kanilang mga magulang. Ayon dito ay napakabait na bata ng kanyang kapatid at talaga namang maaasahan. Wala din umano siyang naging problema sa pag-uugali nito at niminsan ay hindi ito sumagot sa kanya kapag napapagalitan. Madali din itong mag-sorry at sobrang galang. Ngunit mahihiyain ito kahit pa nga sa kanila at nahihiya talaga itong manghingi ng pera kahit pa nga pambili nito ng kanyang mga personal needs. Pangarap umano ni Rhea May ang makatapos ng kolehiyo para makatulong sa kanilang pamilya. Kaya naman ay nag-enroll ito ng kursong criminology sa Panabo City sa Davao del Norte. At kapag naman walang pasok ay tumutulong ito sa pag-aalaga sa kanyang 5 taong gulang na pamangkin. Hanggang sa magdesisyon na lamang itong tumigil muna sa pag-aaral at nagpaalam sa kanyang ate na magtatrabaho sa Davao City. Ayon sa kanyang ate, ay pinilit niya ito na ipagpatuloy ang pag-aaral at siya na ang bahala sa mga gastusin. Ngunit naging buo ang pasya nito na magtrabaho muna para makaipon ng pera at hindi makadagdag sa mga iisipin ng kanyang kapatid.
At dahil nga sa pamimilit nito ay pumayag na ang kanyang ate at pinayagan nito si Rhea May para magtrabaho sa Davao. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay imbis na sa Davao ay nagtungo ang dalaga ng Cebu noong July 14, 2023 para sa trabaho na inialok ng kaibigan nito na si Jewel Smith sa Mandaue, Cebu City. At dito ay nagtrabaho ito sa isang bar and restaurant kung saan ay ilang araw pa siya natumuloy sa staff house bago ito lumipat sa isang paupahang bahay sa Barangay Look, Mandaue City, kasama pa din ang kaibigang si Jewel Smith. Ayon sa pamilya, ay nagulat na lamang sila na nasa Cebu ang dalaga nang minsan ay tumawag ito sa nakatatandang kapatid na babae at nagpatulong para magpabook ng tiket pabalik ng Davao sa July 21, 2023 para umattend sa isang pagtitipon. Sa kabila ng pag-aalala at pagkagulat, ay sinugurado naman sa kanila nito na okay siya sa Cebu at maayos ang kanyang kalagayan. Hanggang sa makatanggap na lamang sila ng balita na ito ay natagpo ang wala ng buhay. At dito ay napag-alaman nila na nawawala ang wallet at cellphone ng biktima na palagi nitong dala. Simula ang investigador sa boarding house kung saan tumutuloy si Rhea May sa Barangay Look, Mandaue City. At dito, ayon sa isang tindera at sa kanyang kasama sa bahay na si Jewel Smith, ay huling nakita si Rhea May na buhay noong July 16, 2023 nang ganap na alas 4 ng hapon. Sa kuha ng isang CCTV sa Mandaue, ay nakita si Rhea May na sinundo ng isang lalaki na nakasuot ng orange na t-shirt at nagmamaneho ng isang motorbike at tinahak ang daan patungo sa Sitio Mohon kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Ang nasabing kuha ng CCTV ay agad na tinala ng mga investigador sa Regional Anti-Cybercrime Unit para sa video enhancement para mas makita ng malinaw kung sino ang lalaki na nagmamaneho ng motor, ganun na din ang plate number nito. July 27, 2023, 10 araw matapos na matagpuan ang katawan ni Rhea May, ay isang witness ang lumapit sa tanggapan ng pulis sa Labangon. Dala ang cellphone na pagmamayari ni Rhea May Tokmo. Ayon sa kanya, ang nasabing cellphone ay kanyang binili sa isang lalaki malapit sa Carbon Public Market. At nang mabuksan niya ang nasabing cellphone, dito ay nakita niya ang mga larawan ng babae na nakilala niyang ang babae na natagpuan sa loob ng kahon sa Barangay Tisa na una niyang nakita sa social media. Kaya naman ay agad siyang lumapit sa tanggapan ng pulis. Ayon sa kanya, ay una nang nagtungo ang lalaki sa isang cellphone shop sa Carbon area para ipa-unlock ang nasabing cellphone. Ngunit sinisingil ito ng elektrisyan ng halagang 800 pesos. Marahil ay namahalan sa presyo o walang hawak na ganun kalaking halaga, ay nagdesisyon ito na ibenta na lamang ang cellphone sa halagang 2,500 pesos hanggang sa bumaba pa ito sa halagang 1,700. Sa nakuhang impormasyon ay agad na tinungo ng mga imbestigador ang Carbon Market para maghanap ng mga CCTV na naka-install sa lugar at dito ay nagawa nilang makakuha ng mga footages kung saan ay nakita ang isang lalaki na nakasuot ng orange na t-shirt ang may daladala sa cellphone ng biktima. Ang larawan ng lalaki ay agad nilang pinakalat sa social media bilang person of interest sa kamatayan ni Rhea May Tokmo. July 29, 2023 nang alauna ng hapon ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng Guadalupe Police Station dahil umano sa isang lalaki na may dalang baril ang nasa lugar. At dito ay nagawang maaresto ng mga kapulisan ng Guadalupe, Cebu City ang 22 years old na si Simeon Camangyan Gabotero. Si Gabotero ay nahuli sa Sitio Sampaguita, Barangay Guadalupe, Cebu City. Nakuha sa kanyang isang walang lisensyang baril na may 4 na mga bala. Sa pagkakaaresto kay Gabotero ay napag-alaman nila na siya ang lalaki na nakuhaan ng CCTV na nakapaskil sa official Facebook page ng Cebu City Police Office at tinuturing na person of interest sa pagkamatay ni Rhea May Tokmo. Sa ginawang inquiry ng mga kapulisan ay pinakita nila ang kuha ng CCTV kung saan ay nakita itong dala ang cellphone ng biktima na si Rhea May. Hindi naman ito tinanggi na siya nga ang nakuhaan ng CCTV, ngunit ayon sa kanya,
Ang nasabing gadget ay kanya umunong nakuha mula sa isang kapitbahay na naninirahan din sa Guadalupe na si Roberto Hisman Gabison noong July 16, 2023. At ito umano ang nag-utos sa kanya para ipa-unlock o ibenta ang cellphone. Ayon din sa kanya, matapos na ibenta ang gadget sa halagang 1,700 ay binigyan siya ni Gabison ng halagang 500 piso. Sinabi din niya na nakita niya si Rhea May at si Roberto Hisman Gabison alias Insik na nagtatalo malapit sa elementary school sa Barangay Guadalupe, Cebu City nang napadaan siya sa area. Hindi niya rin umano alam na ang nasabing cellphone ay pagmamayari ng isang biktima ng pagpatay. Sinabi din niya na alam niya na hinahanap siya ng mga pulis ngunit hindi siya sumuko dahil sa natatakot na madamay sa krimen. Kinabukasan July 30, 2023, nang ganap na alas 7:45 ng umaga, ay naaresto naman sa isang by-bust operation si Roberto Hisman Gabison sa Sitio Kabulakan, Barangay Guadalupe, Cebu City. Nang tanungin nila si Gabotero kung ito ba ang Gabison na kanyang tinuturing na siyang lalaki na nag-utos sa kanya para ibenta ang cellphone ni Rhea, ay positibo nitong kinumpirma na ang lalaki ay si Roberto Hisman Gabison alias Insik. Tinanggi naman ni Gabison ang nasabing akusasyon at ayon sa kanya ay hindi niya umano kilala si Gabotero at hindi niya din kilala ang biktima. Ayon din sa kanya ay totoo na may sinanla siya na cellphone dahil sa kinailangan nila ng pera na pangbayad sa inuupahang bed space kasama ang kanyang live-in partner. Ngunit ang nasabing cellphone ay kanyang pagmamayari. Ayon sa kanya, ay inutusan niya ang isang lalaking nagngangalang Epoy Cañete na dalhin ang cellphone sa isang pawn shop sa Barangay Tabunok, Talisay City. At para patunayan iyon, ayon dito, ang resibo umano ay nasa posisyon ng kanyang asawa. August 4, 2023, ang Philippine National Police ay kumuha ng DNA samples mula kay Gabotero at Gabison para sa gagawing DNA testing. Ang nasabing mga samples ay kanilang ikukumpara sa mga DNA samples na nakuha sa kuko ng biktima. Habang hinihintay ang resulta ng DNA test, ay isang taxi driver ang nagtungo sa tanggapan ng radio station at ito ay nagpa-unlock ng isang interview. Ayon sa kanya, ay naaalala niya na may sinakay siyang mga pasahero noong July 17 na may dalang isang walang laman na kahon. Base sa kanyang naging pahayag, ang isa sa mga pasahero ay isang pitit na babae na may mga tattoo, kasama nito ang isang lalaki. Ang dalawa ay sumakay umano sa kanyang taxi sa B. Rodriguez at nagtungo sa isang kondominium sa Barangay Labangon. Ang pagkakalarawan ng taxi driver sa babae ay tumugma sa matalik na kaibigan ni Rhea May Tokmo at kasama niya sa tinitirhan na si Jewel Smith. August 7, 2023, ang galit na si Jewel Smith ay dumulog sa tanggapan ng Cebu City Police Office para umano linisin ang kanyang pangalan na idinawit ng taxi driver sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Muli ay tinanggi nito na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Rhea May at nanindigan nito sa nauna ng statement na huli niyang nakita ang kaibigan noong July 16. Ayon sa kanya, magmula ng interviewin ng taxi driver ay naging subject na siya at ang kanyang pamilya sa mga pagbabanta at mga walang basihang akusasyon sa social media. Mula kasi umano noon ay kumakalat na ang kanyang larawan sa social media na wala umanong permission niya. Sinabi din niya na noong July 17 ay nasa bahay lamang siya at nagpapahinga dahil iyon ay araw ng Linggo at walang pasok. Nagbabawi umano siya sa tulog dahil sa gabi na siya nakakauwi galing sa trabaho. Ayon din dito ay magsasampa siya ng kaukulang reklamo sa taxi driver sa ginawa nitong pagpapakalat ng kasinungalingan. Hinamon pa nito ang taxi driver na maglabas ng video mula sa dashcam para patunayan ang aligasyon. Ayon din kay Jewel Smith, ay huli niyang nakasama si Rhea May noong July 15, kumain umano sila ng kaibigan sa ilalim ng tulay ng look. Si Jewel Smith at Rhea May ay nagkakilala sa Panabo City, Davao del Norte. Dumating si Jewel ng Cebu noong April at si Rhea May naman ay sumunod sa kanya noong June para maghanap ng trabaho.
August 10, 2023, sa resulta ng isinagawang DNA test ay nagmatch ang DNA samples na nakuha sa biktima sa DNA samples ng 22 years old na si Simeon Gabutero. Dahil dito, ay umiiyak na inamin ni Gabutero ang kanyang ginawang krimen. Nagbigay ito ng kanyang extrajudicial confession sa Cebu City Prosecutor's Office. Ayon sa kanya, ay nakilala niya si Rhea May Tocmo sa pamamagitan ng social media account na Facebook hanggang sa magkaroon sila ng relasyon ng dalaga na nagsimula noong December 5, 2022. At kahit pa nga sa Facebook lamang sila nagkakilala, ay talaga namang napamahal siya dito. Ayon kay Gabutero, bilang isang construction worker, ay kumikita siya ng 400 piso araw-araw at halos lahat umano ng kanyang kinikita ay pinapadala niya sa nobya na si Rhea May Tocmo para ipanggastos nito sa pag-aaral sa Davao. Ngunit nagulat umano siya nang malaman na hindi ito nag-enroll at huli niya na din nalaman na ito pala ay nagtungo ng Cebu noon pang July 14 at naninirahan sa isang boarding house sa Barangay Look, Mandawi City. Ayon sa kanya ay umamin lamang sa kanya ang nobya noong July 16, 2023 at dito ay sinabihan niya ito na magtungo sa kanyang inuupahang bahay sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Ang kauna-unahang pagkakataon na pagkikita ng dalawa ay siya na rin palang magiging huli. Ayon kay Gabutero, ay dumating si Rhea May sa kanyang tinitirahan ng lasing ng pasado na hating gabi. Sa loob ng boarding house ay nagkaroon sila ng pagtatalo nang malaman niya na may mga kachat itong iba't ibang lalaki gamit ang iba't ibang Facebook accounts. Nagalit umano siya dito ngunit imbis na magpaliwanag ay tinawanan siya nito na siyang naging dahilan para hindi niya makontrol ang labis na emosyon at galit. Kaya naman ay nasakal niya ang biktima hanggang sa mawalan ito ng buhay. Ayon kay Gabutero, ay sinilid niya ang katawan nito sa isang kahon at itinapon sa gilid ng kalsada sakay ng kanyang motorsiklo. Sa ginawang pag-amin ni Gabutero sa krimen, ay inanunsyo ng Cebu City Police na ang pagkamatay ni Rhea May Tocmo ay considered solved. Si Gabutero ay nahaharap sa kasong pagpatay. Ayon sa kanila, ang kaso ay isang crime of passion dahil sa ang nakikita nilang motibo ng pagpatay ay ang labis na selos at galit. Ayon din sa kanila, maliban sa kuha ng mga closed circuit television, ang isa sa pinakamalakas na ebidensya na kanilang nakalap ay ang resulta ng DNA test. Si Gabutero ay pansamantalang nakadetain sa Labangon Police Station habang naghihintay ng paglilitis. Samantalang si Gabison naman ay nakadetain pa din sa custodial facility ng Cebu City Police Office dahil sa kasong may kinalaman sa illegal drugs. Ang remains ni Rhea May ay inuwi na ng kanyang pamilya sa kanilang bayan sa Misamis Oriental noong July 31, 2023. Ayon sa kanila, ang plano nilang pagsasama-samang muli na magkakamag-anak para sa isang reunion ay mangyayari pala dahil sa pagkamatay ni Rhea May. Samantala, sa mga huling mensahe ng pamilya ni Rhea May sa kanilang social media post ay hindi pa rin sila kumbinsido sa mga kinalabasan ng imbestigasyon ng kaso. Hindi rin sila naniniwala sa mga pahayag na ibinigay ng suspect na si Gabutero at hanggang ngayon ay nananawagan pa rin sila para sa hustisya. At dyan po natin tatapusin ang ating naging pagtalakay sa kamatayan ng isa na namang dalaga ng dahil sa karahasan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.